What's up guys? I'm Akis here and welcome back sa another video. Ngayon guys, magbibigay ako ng mga tips or how to spot ang mga hackers sa CODM. So, itong video na ito guys ay para lang po sa mga CODM players. Tuturuan ko kayo kung paano ma-spot ang mga hackers. So, by the way guys, please like and subscribe, notification bell for updates. Click mo na dyan subscribe button. Please like and share. And mag-comment ka lang dyan kung comment mo like I love Game Beach or I mean Anaki. Yeah. By the way, naka-experience ka ba merong papatay sa'yo na true shot sa wall? Well, yes. Kung merong yes, i-comment mo yan dyan. Well, I am guys. Meron tayong paraan kung paano ma-spot ang mga hackers. Mag-iingat kayo kasi hindi porket wall shot, hindi po basta-basta ang pagre-report sa Call of Duty. Kasi minsan meron pong tatawag na wall shot, pero it is a perk. FMJ po siya. FMJ. Ito, pakita ko siya dito. Yeah, so makikita niyo yung perk na to. So, ayun yung pang wall shot. Kaya mag-ingat-ingat kayo guys kasi minsan hindi po hacker ang mga nai-report niyo. Okay. Ang wall shot yung sabi ko guys is binabaril agad kayo, kaka-spawn yung palang dun sa base nyo. Then, namamatay ka agad. Ang mga hacker na yun guys is nakikita ka po nila kung nasan ka. They can shot you through the wall. It's not a mode anymore guys or a perk. Kasi hack na po yun. Yung kapag long range guys, long range, yung kaka-spawn mo pa lang. It's a hacker. So, okay guys, so ito na yun. Papakita ko sa inyo ang mga videos na spot nila ang mga hacker. Pero para sa akin guys, number one, ito yung taong or player na hindi gumagalaw dun sa base nila. Na bumabaril sila at nakakakuha ng kills. Alam natin, ang NA ang pang-cancer. Para sa inyo guys, di ba? Pero wala tayong magagawa dun kasi ang NA is a part of a sniper. Ang NA ay part of a sniper rifle. So wala po tayong magagawa dun. Okay, so ito yun guys, gumagamit sila ng NA. At mapapansin nyo, nakakuha sila ng kill agad. So please guys, report immediately kasi may times na kapag kayo, nakalaban nyo yan. Halimbawa man, naka-team nyo yung hacker. And siya nagparang up sa inyo. Well guys, don't ever trust the hacker. You know why? Kasi halimbawa man, na makalaban siya, guys, sobrang bawas na bawas ang mga niyo points niya sa rank. Syempre naman, meron bang layer na gustong namamatay agad kahit sa spawn? Well, no. Nobody. Yeah. I'm telling you, wala pong gustong mamatay doon pagkaka-spawn nila. At ang number 2 guys ay yung pagtakbo nila ng sobrang bilis. Alam ko may perk na nakaka-spawn mo or bumibilis yung takbo mo. Well, hindi po yun yung mod sinasabi ko or perk. Kasi ang perk po hindi po yun nagtatagal. Yung perk na pabilis ng takbo. I-insert ko lang to. Diba? Nakita nyo? Hindi po yun mode or perk. It's a hacker din, guys. Hacker. Kasi ang papansin mo na ang perk, halimbawa man na ikaw ay merong ganung perk. So, isipin mo, ang mga teammates mo is sobrang bagal. I mean, yung bilis nila ay normal lang. Pagtakbo niya. Yung isang hacker dyan, hindi po. Sobrang bilis po siya na parang F1. At possible din, nagkunin niyo lahat ng mga kills niyo at wala kayong maging kills. Kasi uunahan niya kayo guys, promise. Uunahan niya kayo. And number 3 ay ang aimbot. So, ito yun guys, meron silang program yung tawag kung paano mag-hack sa CODM. So, which is, pwede mong i-turn on ng recoil and yung aimbot and fast scope. So, which is, it's kind of cheating. Cheating yun guys. It's a part of cheating. Or a hack. Kasi meron silang mod ginagamit. So, ito ang aimbot. He could shoot you automatically dun sa aimbot, guys. Okay, guys. So, please like, share, subscribe, and notification bell for updates. So, yun lang. At maraming salamat. Hasta la vista. Ayun lang.